Boom. So yun na nga guys, sa intro pa lang at hindi na ako mag-i-intro dahil wala naman talaga akong magandang intro at hindi ako marunong mag-intro. So pag-uusapan natin ang mga revelasyon ngayong araw na to at actually nung isang araw ko pa yun napanood pero ngayon lang ako magkakaroon ng reaction. So sana pa yung tulutan ni Sir Makmak ang isa sa mga tanyag o isa sa mga matibay na FLM defenders or FLM supporters na nagmamahal at na sumusuporta kay Sir FLM. At sana Sir Makmak, paintulutan niyo ako at huwag niyo akong i-copyright sa pagkuha ko ng clip ng video na ito. Yung Stella, ngayon ay binalalabas ako ng mga tabo ko at tagamugok warrior because na alakas ako. Pero malalabas yun yung mga nakatago. Yun ang tamang hamon kasi may nagahamon din sa akin eh. Marami mga nagahamon sa akin eh. O ngayon, yan ang magandang hamon. May sense. Kasi, eto no, Makmak. Alam mo, wala talaga ako dahil wala talaga ako tanong mo ng ano. Pero sabi ko, hindi ko hahayaan na lamaan ng buhaya ang aking kapatid. Nalaman ko na kapatid ko siya, I talk my mom. At gusto na rin, kaya tayo, May, na last week. Kasi nalabas siya. Teka na eh. Teka lang, medyo iklaro mo lang. Wala akong kausapin ang aking nanay. Sabi niya lang, sabihin ganon, kayo ay aking iniluwal sa aking sinapunan. Kung may kapiraso mang nagdudugtong at nag-uunod at nag-uugnay sa inyo bilang magkapatid, yun ay ako. Ibig sabihin nun, kung may common sense ka, alam mo na kaagad yung ibig sabihin na ang sinasabi ng nanay ko, siya ay bilong sa mga agila. At sa panahon na ito, masasabi mo kahit ganun pa man, kayo ay aking isinilang at nagkaroon kayo ng kapatid na agila. Kung iisipin mo yung ganun pananaw at katanga, hindi siya diretsyo pero malaman. O diba? Bakit? Common sense na isip ako. Sa dinami-dami ng tao, kung kami ay tubong Bulakenyo, bakit kailangan pa namin, o ba't kailangan pa punta ng nanay ko sa malayo at doon siya ibigay? Tama ba? Oo. Common sense ulit. Ngayon, ikaw, kung abnormal kang tao, magagamitin mo ba siya ng pangalang hindi? Parang kung ikaw sa side ng Marcos, magugulat ka may biglang darating, sino to? Bakit Marcos ka? Kung hindi nila alam ang background story. Tama ba? Common sense ulit. Alam mo, Makmak, simpleng-simple lang ang tanong eh. Bakit siya dinala, bakit siya sinabi ng nanay ko, o kung yan sinabi ng nanay ko, sinasabi niya na ito na ang pangalan mo, nagising ka na lang, na ito pangalan. Okay, sa nanay ko yan. Bakit? Kasi siya ang nakakaalam ni bakit. O tanongin mo ngayon, paano siya naging Marcos? Tanongin niyo yung nanay ko kung sino yung pasikis niya doon. Huwag ako. Sinasabi nga nila, di ba kayo na ano, na dinadam na kinahitlan? Merong interview na baka ikinahihiya daw namin, bakit walang pamilyang lumalabas. Totoo niya, hindi ko kinakaya. Kaya nga lumabas ako. Kung pwede. Ito. At yun na nga na panood nyo at na nakita nyo naman siguro sa video kung na sinabi ni Pastor Jerome na kapatid niya nga si, si FLM or si Norman Mangusin na hindi niya talaga inamin nung una na hindi niya kapatid si Norman Mangusin or si FLM dahil hindi naman talaga niya kilala kung sin ay kung hindi naman talaga yung pangalan na kilala niyang kapatid niya bagkos ang alam niyang kapatid niya ay si Lorenzo Mangusin. So alam niyo guys, sa buhay natin at sa lalong-lalo na sa mga buhay ng mga tao noong unang panahon, hindi tulad ngayon na merong human may CCTV. Noon guys, is mga human CCTV lang. Alam niyo yung ibig kong sabihin na human CCTV is yung mga chismis-chismis lang. So, pag may chismis, half-truth na yan. Diba? Alam niyo na yan na may katotohanan, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Kung baga, kuro-kuro, haka-haka lang. So, kung ano man ang dahilan kung bakit naging Mangusin siya at kung paano siya naging Leo Mangusin, totoo naman yung sinasabi ni Pastor Jerome, yung nanay niya na lang talaga ang nakakaalam. At irespeto na natin sana yan at huwag nang halungkatin dahil sa totoo lang naman talaga,
At alam nating lahat na sobrang mahiwaga at sobrang puzzled na tayo sa buhay ni Sir FLM. At mukha talagang meron tayong hindi na dapat halungkatin pa dahil mas makakalala lang sa mga sitwasyon. At sana kung willing naman silang sabihin, siguro malalaman din natin yan ang totoo kung bakit naging Norman Mangusin ang Lorenzo Mangusin at naging FLM. Malalaman din natin yan sa tamang panahon. Kaya at least ngayon may insight na kayo, at kung matalino ka, at kung may sense ka dito sa kokote mo, alam mo na yun yung anong ibig sabihin ng agila ay nabibilang sa agila. Ang tarat ay nabibilang sa tarat, okay? Pagkumbul-kumbulin mo man yan at pagkumbul-kumbulin, alam mo nang ibig sabihin nun. May mga bagay talaga na hindi mo pwedeng direct na sabihin at aminin dahil may mahuhusgahan, may mapapahamak, mas lalong lalala. Hindi tulad nung counterpart ng mga FLM haters na nag-i-interview sila sa sarili na ini-interview nila yung mga taong dapat hindi nila ini-interview, or kung gusto naman nila na interviewan at ipalabas nito, sana naman doon na, i-report na lang nila sa NBI para yung tamang tao ang nag-i-interview sa kanila at hindi na mag-broadcast muna at kumbaga parang mahaluan na naman ito ng intriga, meron na namang hahalong mga istorya na hindi naman totoo, okay? Ang ibig kong sabihin, kung gusto mong mag-interview or mangalap ng ebidensya, i-direct mo na yan sa NBI. Hindi na yung dapat mag-i-interview ka ng ganito, ganyan. Social media ka pa, isang saging lang ang nakain ko, ang binalita mo, 10 saging na ang kinain ko, well, sa katawan ko, halata namang nag-uubos ako ng 10 saging. At naturingan, alam ang batas, pero yun ang nangunguna sa cyberbullying. Ha? Ilang mga kabataan at ilang mga teacher ang napaikulong at napaparusahan dahil sa bullying. Ha? Verbally sa social media, nambubuli ka ng tao. Alam mo yun yung ganun na ito, kabayo, maitim, yung issue niyo sa ilong, yung issue niya sa bibig, yung sa ngipin pa lang, paano siya magiging Marcos. Narinig ko yan kanina mismo sa isang matandang reporter. Matanda, hindi yung discriminate. Bakit? Matanda din naman ako. Sa isang matandang reporter na kamakailan lang ay pinaalis ng kumpanya. Yun. So, kakarinig ko lang talaga kung paano niya dinescribe si Sir FLM, no, si Sir Leo Marcos or si Sir Norman Mangusin. So kabayo, maitim, pati yung nguso, pati yung ilong, sinali-sali na niya. Paano daw siya magiging Marcos? Sa ngipin pa lang, nagkakatalo na. Paano siya magiging Marcos? Sa nguso pa lang, wala na. Naku naman. Kasama po ba yan sa iimbestigahan yung mga nguso, yung mga ilong, mga ngipin na yan? Hindi naman na. Parang pwede na rin kayong kasuhan na nambubuli kayo ng tao. Hindi naman kakilala ng tao. Wala naman ginagawang masama yung tao sa inyo. At saka, ito lang ha. Para sa akin, with due respect naman sa mga Marcoses, no? Alam natin ang Marcoses, matatalino, mayaman, first class, or the most popular, the most richest, the more royalty of the Philippines, sabihin na natin. Ha? Bakit? Imposible ba na ang isang katauhan na maitim, na sarat ang ilong, sarat ba yung pango? Yung pango ang ilong na may kayumangging kaligatan na balat, hindi ba pwedeng maging Marcos yan? Bakit? Ano ba ang... Bakit? Tao rin naman ang Marcos, ah. Ang mga Marcos ay mga tao din yan na kumakain ng kanin. Bakit? Anong klaseng bigas ang kinakain ng Marcos na hindi natin nakakain? Kasi sa totoo lang, kung ano yung klase ng bigas na nakakain ng Marcos, kung gusto nating bilhin, kaya ding bilhin ng ordinaryong tao yan.
Bakit ganun na lang nyo paghiwalayin yung Norman Mangusin na yung nanay ni Norman Mangusin ay never na magugustuhan ng isang Marcos. Sabihin na natin na never niyang magustuhan dahil nga sa ang asawa niya ay si Imelda Marcos. I'm not gonna go that far kasi ang akin lang is yung discrimination. Bakit? Ganun ba kaganda masyado or ganun ba ka-flawless or ganun ba masyado ka-metikuloso ang isang Marcos para hindi niya magustuhan ang isang maitim at pango ang ilong na ganito ang bunganga? Hindi naman posible yun ah. Hindi naman yun imposible ano mangyari na magkagusto ang isang maputing tao sa isang maitim na tao, na magkagusto ang may long nose na tao sa isang short na tao. At saka bakit ka masyadong nagdi-discriminate sa sarap ang ilong at saka maitim at saka sa may maitim na balat? You know that? Did you know sa edad mong yan you don't know that ang sarap ang ilong at ang maitim ang kayumangging kaligatan? Alam mo ba? Ha? Masyado kang nagdi-discriminate. Masyado kang nagdi-discriminate. Hindi mo ba alam na ang kayumanggi nating mga balat at ang ating pangung ilong ay nagre-representa na ikaw ay isang tunay na Pilipino? Oh, yan naman talaga ang mga original na mga Pilipino, yung mga katutubo eh. Kaya nga sinabing katutubo kasi sila ang mga kauna-unahang mga tao sa Pilipinas. Bakit ka ngayon mambubuli ng maitim na tao na may ganitong ilong? Sila nga itong nauna, itong mga tao na to ang nauna sa Pilipinas eh. Tignan mo itong si ano, tignan mo itong si Inday Marie na sabi nila. Naku, yung unang vlog ni Inday Marie, yung una niyang live, kung makapagsalita, wagas, galit na galit si ate. Galit na galit si ate dahil sa mga ang dami-daming pangalan na nai-involve, ganito. Siya naman pala to ang dami-daming ginamit na pangalan. Tinawag nga nung isang nag-live na ano, na nag-expose ng ano niya, ng tunay niyang pagkatao, tinawag na dragona. Diyos me, kung sino pa talaga yung may kagagawan, kung sino pa talaga yung may baho, siya pa talagang unang kakahol, no? Ano nga yung kasabihan na kung pag may umutot, kung sino ang unang magrereklamo, siya yung umutot? Yun kayo, mga haters kayo. Grabe sila. Kahit sino pa yan ang nanay at tatay niya, posible, lahat ng tao posibleng maging Marcos. Posible na magiging Marcos ang isang katauhan. Dahil tao din lang sila. Kumakain sila ng kain. Kumakain din naman tayo ng kanina. Bakit Marcos hindi na magkakagusto sa pango at saka sa maitim na balat? Kung makadiscriminate kayo, wagas? Isa pang halimbawa nito at proud na proud ako dito. Isa nang bigyan ko kayo ng sample nitong ano. Itong mga imposible yung sinasabi na maging na magustuhan ni ng yumaong presidente ang nanay ni Sir Marcos ha. Pero hindi na ako pupunta doon dahil wala akong pakialam kung sinong nanay niya, wala akong pakialam kung sinong tatay niya. Ang akin lang ay yung mang-discriminate kayo ng tao dahil sa balat, sa ilong, sa mukha. Ang pangit ng ganun. Bakit? Sino ba sila? Rebulto ba sila na hindi na magkagusto sa ganitong itsura? Si amo nga, nagkagusto kay Inday eh. Ang daming, di ba meron isang babae doon kay Serafi Tulfo noon na nagreklamo na nabuntis ng isang anak ng amo? Pag nabuntis mo, meaning gusto mo. Meaning nabighani ka doon, kaya mo nga nabuntis eh. Kasi nabighani ka doon din sa katulong nyo. Di ba? Hindi yun imposible. Tignan mo ito, bibigyan ko kayo ng ano, ng isang sample. Andy Eigenman at saka Filmar. Andy Eigenman nagmula sa isang mayaman na artista at ang pamilya niya, artistahin, artista lahat, ang halos pamilya niya. Nanay, tatay, artista, kapatid, pamangkin,
chuhen artista. O sabihin mong artista ang pamilya niya. Si Pilmar, ordinaryong surfer na nakatira sa probinsya. Si Andy Eiganman nakatira sa city. O maluho si Andy Eiganman, si Pilmar naman simpleng tao lang. Si Andy Eiganman mukhang Amerikana, mukhang ibang lahi, mukhang European, o basta hindi siya mukhang Pilipino, di ba nga? O si Pilmar, nitibong tao ang itsura. Mm, dahil nga sa maitim, o ang pero gwapo si Sir Pilmar, ha? Ang mga pandisal niya, wagas. O di ba? O hindi ko sinasabing pangit si Sir Pilmar, dahil ako man nagwagwapuhan ako at ang ganda ng katawan niya. Ang akin lang ay yung posibilidad na mangyari, na hindi imposible ang isang bagay kung yun na ang nakatadhana. Yun. Kung nakatadhana, hindi imposibleng mangyari. Yun. O diba? Isang lalaking probinsyano si Sir Pilmar. Wait lang guys, dahil mukhang ano, yun na nga guys, itutuloy ko yung sinasabi ko tungkol kay Sir Pilmar dahil malapit ang malobat. Galing sa isang probinsya si Sir Pilmar, simpleng namumuhay. Si Andy Eiganman, galing sa mayamang pamilya, masyadong magarbo or maluho ang kanyang pamumuhay, at galing sa city, isang artista, isang surfer. Diba, nagkatagpo dahil nakatadhana. Yon yung sinasabi ko. Hindi imposibleng mangyari yon. Posibleng mangyari kung nakatadhana. Diba? Hindi mo nga maisip. Maitim si Sir Pilmar. Aminin na natin, maitim si Sir Pilmar. Ang puti ni Andy Eiganman, nagkatagpo nga. Nagkagustuhan nga. Diba? Di happy sila? Diba? Bakit niya iisipin na masyadong imposible ng isang katauhan ay magiging Marcos? Posible yon. Dahil ang circle ng mundo natin ay nasa Pilipinas lang. At tandaan natin guys, noong unang panahon, ang probinsya, lahat ng tao magkakakilala. Halos lahat ng tao magkakamag-anak yan. Diba? Bakit yung masyadong iniimposible, imposibleng maging asawa ng nanay ni FLM ni Norman Mangusin si Ferdinand Marcos, dahil duling si Remedios. Si Remedios Mangusin, duling, maitim. Ilong pa lang ni FLM, hindi na Marcos. Nguso pa lang ni FLM, hindi na Marcos. Lahat ng Marcos magaganda? May Marcos nga akong kilala dun sa amin, hindi naman maganda eh. Pero hindi natin dinidiscriminate yun. Porket guwapo, hindi na pwede sa maganda? Ang daming ang istorya ng Cinderella story. At ang dami din istorya ng Beauty and the Beast. Diba? Kung makapag-discriminate kayo sa tao, wagas, kung sino pa talaga yung may baho, yun pa talaga ang magaling mag-discriminate. Diba? Tignan mo ngayon yung nangyari kay Inday Mare. Bukas baka mapag-uusapan natin yung nangyari kay Inday Mare. Nako, may nag-expose sa buhay niya. Na ikaw pala tong nakulong dito sa Dubai. Diba? Kung makapag ngak-ngak ka, kung makapagsalita ka, wagas, alay, galit na galit, ay, galit na galit sinday. Yun pala eh siya tong gumamit ng kung ano-anong pangalan. Saan ka nagmana? Kay Sir FLM? Mana-mana lang, besh. Sige na guys, bye. Lobat na guys, lobat na. Bye, thank you.